Yes, today. Hello, hello. Yes, okay. So today we will be discussing about the method of joints and static rigid bodies. So today we will be having our truss. Yung truss natin is, this is a frat truss. So maraming type tayo ng trusses. So dito, yung tawag natin dito is stop cord. Ito, top cord yan. Top cord. Tapos, ito naman, this is our bottom cord. Pinatawag itong bottom cord. And then, ito yung nagiging king post. King post. And then, this is a vertical strut. Vertical strut. And then, ito naman yung magiging diagonal niya. Diagonal strut. Okay, so, ganyan yung ating magiging pratras. Yung madaming pratras meron. Maraming tayong type ng trusses. Meron Warren truss. At yung mga typical na trusses lang. So, dito is no load transfers the force shown on the upper joints. So, may mga dito tumatama ng mga pwersa dito sa mga joints o sa mga dugtungan daw. Neglect the horizontal reaction at the support and solve the forces in all members. So, yung tinatawag dito na members is ito. Itong mga segment niya. Yan. Ito yung mga segment niya. Yan yung tinatawag dito ng mga members. So, isosolve natin daw yan or yung mga pwersa dyan isa-isa. Hanggang sa makompleto natin yung mga forces na yan sa mga members. Okay. So, dito is sa top cord, yung magiging deflection yan. Kasi pag tinalo mo yan ng force, is magde-deflect yan. So, dito sa top cord, magiging compression. Lahat yan is compression. And ito naman is magiging tension. Kasi gaganyan yan. Ito kasi, titirahin niya ng loads is makukompress yung mga loadings dyan sa mga joints na yan. Okay, so punta tayo dito sa ating solution or paano natin isolve itong fratras or itong method of joints kung paano ang pagsusolve dyan. Okay, kunin muna natin yung mga reaction. So, meron tayong reaction since our drawing or our illustration or trusses natin is by symmetry. So, by symmetry, makukuha natin lima yung pwersa niyan na 2 kilonewton and then makukuha natin yung reaction niyan. Reaction that is 2.5 kilonewton. So, by symmetry naman siya. So, ibig sabihin yung reaction dito tapos reaction dito is equal. Or the same. Okay? So, ganun yung ating pagsusolve muna sa reaction. Kailangan muna natin isolve yung reaction. And then, mag-focus tayo dito sa joint A. Yung joint A natin, meron tayong AB. Tapos, dapat alam natin yung angle na yan para masolve natin yung yung angle para makuha natin yung component nito. So, makuha natin yung angle na yan dito sa triangle na ito. Okay, so, okay, so we have also the AH. Yung AH natin, so yung arrow natin is papunta away to the joint kasi magiging tension yan. So, yung orientation natin dito, pag towards sa point na yan, or sa joint, ang tawag natin dyan is compression. Pag away to the joint is tension. So, solve natin yung theta. Yung theta natin is 26.565. Okay, by itong triangle na yan. Okay, punta tayo sa ating joint A. Yung joint A natin is, meron tayong RA, meron tayong, actually, pwede ka naman gumawa ng free body diagram. Pwede rin hindi. Nasa sayo yan. Kung okay lang. Dito, tapakita lang natin para kaya pa na medyo may idea kayo or medyo malapit tayo sa katotohanan para isa-isa talaga nakikita nyo. So, sa joint A, dito lang muna tayo sa joint A magpo-focus.
meron tayong mga forces, kung ano yung mga nag-a-act na mga pwersa dyan sa joint na yan. Yan yung ating magiging free body diagram. Okay, since meron tayong value ng RA, solve natin yung component or summation of forces vertical para makuha natin yung AB. Ito, wala naman siyang vertical component. So, si AB sine theta is equal to RA. Plus, mayroon pa tayo, plus 1 pala dito. Okay? So, our AB is equal to 3.354. Summation of forces vertical yan. So, nakuha na natin yung member AB. Next naman is AH. So, madami pa tayong isusolve. Pero si AB equal yan, si AB equal yan dito sa DE. Okay, kasi symmetry naman. So, ibig sabihin, ang kagandahan dito sa illustration natin, kahit hindi na natin isolve itong part dito, makuha lang natin yung value dito is pwede natin isymmetry na lang kasi same lang naman yung magiging illustration at same yung drawing. Same yung magiging distance, so symmetry. Yun yung kagandahan. Kahit dito lang tayo magsusolve or magpo-focus. Kahit dito na lang. Okay, next we have, actually, nilalakyan ko lang yung arrow. Ano naman tayo dito sa ating summation of forces horizontal. So, sa summation of forces horizontal, dito pa din sa joint A, we have AH and we have AB. Okay, so mayroon tayong value ni AB, nakuha na natin. Okay, so makukuha natin yung value ni AH. So si AH, that is 3 kN. Yung arrow natin is away to the joint. So ibig sabihin, that is compression. Kung halimbawa, lumabas dito sa sagot mo na negative siya, negative 3 kN, ibig sabihin, yung arrow mo is dapat pag ganun. Iko-correct mo siya. Since our arrow is pa away to the joint, tapos lumabas tayong positive, so ibig sabihin yung assumption natin na arrow na away to the joint or tension is correct yung assumption natin. Pero kung lumabas ka dito na negative, tapos yung arrow mo is pa away to the joint, tapos negative yung value mo, so dapat ang ating magiging arrow, kung i-correct natin, dapat magiging compression daw kasi nag-negative yung output mo. Okay, next. Focus naman tayo dito sa joint B. So, yung ano dito sa method of joints, madali lang siya, kaya lang medyo nakakapagod kasi kada joint, kukuhaanan mo ng pwersa. So, dito naman tayo, mayroon tayong force BC. Tapos, yung AB natin kanina, yung AB natin, na force is, kanina is pag ganun yung arrow. So, ngayon, babalik na rin na natin yung arrow na yan. Diba? Kasi compression siya. So, ibig sabihin, pag compression, doon naman siya po-focus, doon naman sa joint. Diba? Kasi compression. Tapos, we have BH. Okay? Isolate muna natin yung joint B. Yung joint B, we have 1 kN, and then we have AB, and then we have BC. Yung meron tayong ding BH. So, yung theta dito, na nakuha kanina, ito pa din siya. Tapos, same lang yan dito. Okay, so let us have the summation of forces horizontal. Yung summation of forces horizontal, magkakaroon lang tayo yung component dito, tapos yung component ni BC. Okay, so equal yan. Magiging equal yan. That is 3.354 yung ating magiging sagot dyan sa BC. Okay, next naman is summation of forces vertical. Summation of forces vertical, we have yung component naman nito into vertical components. Diba? That is AB sine, tapos BC sine theta. So, since nandito siya sa kabila, so magka-cancel out talaga yan. Magka-cancel out yan kasi parehas yung value niya eh. Tapos sa parehas niya yung angle. So, diba? Kasi pag in-replate, ano mo yan, is positive, tapos negative. So, cancel out talaga yan. Diba? Same yung value. Cancel out niya. So, our BH is equal to 1 kN. Nilagay ko lang dito talaga yan para at least alam nyo kung paano nangyari yun. So,
at least kung kayo magsusolve na nakita nyo na yan, pwede nang tanggalin mo na yan. So, BH is 1 kilonewton. Okay, next is, focus naman tayo dito sa joint H. Yung joint H natin is equal to, yun, yung persa natin, we have BH, and then meron tayong, eto, diba? Meron tayong CH, or HC, depende sa inyo yan. Tapos meron tayong HG, meron tayong AH. So yung AH natin kanina, di ba, is papunta siya doon. Ngayon is awin na siya kasi tension siya. Okay? Isolate natin yung joint H. Ito yung mga persa niya. Yun. So dito, kailangan din natin muna yung theta na yan, or phi. Itong angle na yan. So, makukuha naman yan is dito. Since tangent 2 over 2, diba, tangent 2 over 2, that is 45 degree. Makukuha natin yan na 45 degree. So, kahit di na natin isolve yung 45 degree yan, kasi 2 over 2 is equal to 1, or tangent 1 is 45 degree. Okay, summation of forces vertical. Summation of forces vertical natin is ito. Diba? CH sin phi tapos equal to BH. Okay, BH. Okay, so we have 1.414. So, ibig sabihin, si CH is away to the joint. So, ibig sabihin, tension siya. Summation of forces horizontal naman. Summation of forces horizontal, we have AH. Papunta dito yung AH, yung HG, tapos si CH. Oh, ba't nag-negative to? So, positive to, ano? Positive. Kasi magsasama, ah, hindi, tama. Hindi, may mali yung ano. Okay, so tama pala kasi ito, si CH kasi, si CH kasi lilipat na doon. Tapos inarrange ko lang pala yung ano yung equation. Kaya naging negative siya dito. Okay? So that is CH is equal to AH, nakuha na natin si AH kanina, di ba? Nakuha natin si AH minus yung CH natin na nakuha dito is minus 45 cosine 45. So we have HG is equal to 2 kilonewton. Yan. Okay. So wala na tayong makukompute kasi yung AH na yan is equal na si HG is equal kay GF. Yung AH is equal kay FE. Kung ano yung mga value na nakuha dun, so ganun din yung magiging value niya. Tapos dito naman, si AB is equal kay DE. Diba? Si BC is equal kay CD. Kasi pare-pares lang yung loadings. Pero hindi, kahit symmetry yung drawing natin, ano, kahit symmetry yung drawing natin, basta mag-iba yung loadings dito, hindi magkaparehas dito sa kabila. So, hindi yan magiging similar. Kukumputin talaga natin yan isa-isa. Dito kasi nagkataon lang na parehas yung loadings taga 1 kilonewton. Diba? So, symmetry. Symmetry din yung loading. Symmetry din yung, ano natin, yung drawing. So, symmetry pa din yung magiging sagot. Okay, si BH din is equal kay DF. Si ano naman, si CH, itong CH is equal kay CF. Diba? Etong king post, si CG, that is zero. Zero yan, kasi meron tayong kay ano, HG, tapos meron tayong kay GF. Diba? 2 kilonewton yan. 2 kilonewton. So, away, so magiging zero. Diba? Magiging zero yan. Si HG. Kung, si CG. Kung
isosolve pa rin natin yan. So, at least kahit paano, hindi na natin kayang, hindi na natin isolve kasi kitang-kita na, di ba? Kita na natin. Kahit dito ka mag-solve yan sa joint C na yan. Sa joint C, meron tayong pag-anon. Tapos ito, meron tayong kay CD. Tapos ito, meron din tayong kay CH. Meron din tayong dito kay CF. So, equal din yan. Equal to. The same. So, wala din mangyayari. Zero din talaga si CG. Diba? Yun yung mangyayari sa kanya. So, I hope na madali lang si method of joints. Madali lang. I hope na may nakuha kayo dito kay method of joints.